May ilang jeepney driver na mas piniling lumipat sa modern jeep dahil sa mas maayos daw na sistema. Pero may isang kooperatiba sa Mandaluyong na bumalik din sa boundary system na siyang layong wakasan ng PUV Modernization Program. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Mula sa tradisyonal na jeep, ito na ngayon ang minamaneho ni Tatay Edwin. Mas komportable raw siya ngayon sa pamamasada sa modern jeep. Kung bumabiyahe pa ako ng traditional, baka atakihin ako sa puso. Sa init, may stroke ako. Maraming driver na nagmamaneho ng traditional na stroke na yung mga kasabayan ko. Bukod sa ginhawa sa pagmamaneho, ibang-iba na rin daw ang takbo ng buhay tsuper ni Tatay Edwin dahil sa mas magandang kita. Base kasi sa PUV Modernization Program, kapag kasapi na ang driver sa kooperatiba, kargo na ng samahan ang gastos sa maintenance at petrolyo, pati na ang garahe ng sasakyan. Sila rin ang bibili ng modern unit na huhulugan naman sa kanila ng tsuper. Ito raw ang dahilan kaya nainganyong sumali sa Mandaluyong Transport Service Cooperative o MTSC si Tatay Edwin noong 2019. Wala na akong poproblemahin sa kasi ngayon kailangan pagka may jeep kang traditional, bago ma-register yan, kailangan may parking ka. Wala naman akong parking. Sabi ko, kung hawak na ng kooperatiba ang franchise ko at sasapin na ako sa modernize, medyo makakaluwag ako dahil hindi na ako ma-stress, hindi na ako mag-iisip ng parking, yung mga expenses ko sa traditional, malilibre na ako dahil operatiba na kung magiging modernized na . Bukod dyan, fix na rin ang sahod ng mga tsuper sa 8 oras na pamamasada kada araw. Nasa 700 pesos yan o 3,500 hanggang 4,200 pesos sa isang linggo. At bayad din sila sa kanilang overtime. Mayroon pang bonus kung maganda ang kita ng samahan. Ngayon, mayroon din kami share capital. Yung share capital, ma'am, ginagawa namin yan para makautang yung mga drivers sa amin sa mababang halaga. Pag membro ka ng co-op at saka mayroon ka rin pundo na share capital. Para siyang, saving. At ang isa pang nakaakit daw sa kanya na lumipat sa modern jeep. Kasi ang paliwanag nila sa akin sa modernization, may benefits, may SS, may GSIS. Sa halos 30 taon niyang pagmamaneho, ngayon lang daw nakapaghulog si Tatay Edwin sa SSS. Katulong ng mga tsuperang kooperatiba sa pagbabayad ng kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, 60% sa kooperatiba, 40% sa driver. Pero bago nakapasok si Tatay Edwin sa co-op, nagbayad muna siya ng membership fee, 2,000 pesos kapag driver, 5,000 pesos naman kapag operator. Pwede raw isang bagsakan ng bayad dyan at pwede ring installment. Yun nga lang, may bahagyang pagbabagong ipinatupad ang Mandaluyong Transport Service Cooperative. Sa ngayon, boundary system ulit ang nangyayari sa kanila na siyang layong alisin ng PUV Modernization Program. Pero pansamantala lang naman daw ito, bunsod ng taas presyo sa petrolyo. Hindi na kaya ng co-op kasi wala na rin inuwi. Kasi dati kasi ma'am, ang crudo namin is 3,000 o 3,500. Tapos ang nauwi lang din sa mga driver, ganun na 3,000 o 2,500 lang din. Lugi pa yung co-op. Kaya ngayon, pero ibabalik din namin yan pagdating siguro mga next month siguro man pag naging okay na. Kasi nakita naman namin ngayon na medyo okay na yung biyahe. Hindi rin naman daw ito problema para sa kanilang mga tsuper gaya ni Tatay Edwin. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5.